damdamin, lahat-lahat, suliranin man, ano man yung galit, hatred, lahat, na naka-ipon sa ating mga puso. So kaya nga, paano nga natin, minsan, sa sobrang galit, sa mga problema, nakakalimutan na natin ang Panginoon. Nandiyan na siya naghihintay. Pero hindi eh. Kung kilala natin ang Panginoon, kung sino siya sa buhay natin, lahat ito malalampasan natin. Kaya talakayin po natin kung bakit na sa kabila ng lahat, nakakalimutan na natin minsan ang magbulay-bulay ng kanyang salita. Nakalimutan na natin ang Panginoon. Naririyan siya lagi. Naghihintay lang. So maganda ang ano kasi, ang sabi nga dito, pagmamahal. So pag sinabi ng pagmamahal, lahat-lahat nandoon na. Diba sabi nga? Ang lahat magagawa mo dahil mayroon kang pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos, hindi pagmamahal ng tao. Dahil ang pagmamahal ng tao ay nagbabago. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Amen. Amen. Hindi kagaya ng tao na conditional. Mamahalin kita kung mayroon akong makukuha sa'yo. Mamahalin kita kapag mahal mo rin ako. Hindi po. Sa Panginoon, kahit hindi natin siya pinapansin, hindi natin siya minamahal, minahal niya pa rin tayo. So sa umaga po ito, sabi nga dito, ano nga ba daw ibig sabihin ng damdamin o emotion? Sabi nga dito, it is the natural state of mind. Ito yung natural mismo ng ating pag-iisip na nagagaling sa lahat na mga sirkumstansya, mga bagay-bagay, dahil sa ating mga mood. Ano ba yung mood? Misan, diba sabi, wala ko sa mood. Galit ako. Wala akong gana. Yun ang mga halimbawa ng mood. Yung pa ano ba? Pabukso-bukso ng damdamin. At hindi lang yon. Sa relasyon natin sa ibang tao, sa kapwa natin o sa pamilya natin. So yan ang ibig sabihin ng emotion o damdamin ng isang tao. So sabi nga dito, paano nga daw natin ito? Paano natin ito maiwasi? So sabi nga dito sa verse natin sa Ephesians chapter 4 verse 26 hanggang 27. Paki ano po sa monitor? Ephesians chapter 4 verse 26 to 27. Kung wala po kayong Biblia, pakitingnan nyo na lang sa monitor, pero babasahin ko rin. Sabi nga dito sa verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. So, salita ng Panginoon ito. Sa verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang Diablo. So, ibig sabihin, na tuwing magagalit ka, ang sumasanib sa atin ay ang masamang espiritu. Yung tinatawag sa Biblia dito na Diablo, yung masamang espiritu. Kaya kung minsan kapag patuloy tayo nagagalit, nagdudoon na natili ang masamang espiritu sa atin. At nasasabi natin ang hindi magagandang bagay. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mong hayaan na ang galit mo ay manatili hanggang maghapon. Kasi kapag tuloy-tuloy ang galit natin, ano ang sabi sa verse 27? Nandoon ang Diablo. Huwag natin daw bigyan ng pagkakataon na manatili ang Diablo sa atin. So yun ang kautusan ng Panginoon. Diba? Nakita yun naman siguro sa ano sa Ephesians. So yun ang sabi. Na kung mayroon man tayong galit, mga emosyon, mga damdamin na nangyayari, hindi nawawala yan sa ating mga kaanakan. Dahil sabi nga, hindi pa tayo banal. Pero pinapabanal tayo. Pinapabanal. Pero ang sabi nga, huwag nating hayaan na manatili ang galit natin. At ano nga ang mga susi para hindi ito mangyayari? Diba? So, simple lang. Manalangin tayo. Humingi tayo
ng guidance sa Panginoon. Lord, sabihin ko, ako ganyan pag nagagalit. Pero pag naano ako, kinonvict ako ng Holy Spirit. Lord, sorry, Lord, nagalit na naman ako. Kaagad, humihingi ako ng sorry sa Panginoon. Hindi ko hinahayaan na manatili hanggang maghapon na, ay, hindi ko yan babatiin kasi galit ako, ganito, ganun. Hindi po. Natural lang sa atin na magalit, pero sabi ng Panginoon, huwag tayong magkakasala. Ano ibig sabihin na huwag tayong magkakasala? Ibig sabihin, sa ngayon magagalit tayo, maya-maya, hiningi muna ng tawad sa Panginoon. Right away, papatawarin tayo at mapapawi na yung galit sa puso natin. Amen po ba? Amen. 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 So lahat tayo nagagalit. Amen po ba? Amen. Amen. Natural dahil nananahan pa tayo sa ating mga katawang lupa. Pero sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, tandaan po natin na huwag manatili ang galit sa maghapon. Kaagad, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi mayroon po minsan nagalit ka sa iyong kapwa. Hindi mo napabatiin, magpakailan man. Ano kaya kung kinuha ka na ng Panginoon nung gabi na yon? Diba? Kasi sabi nga, hindi natin hawak ang buhay natin. Ano man ang dumating, ang Panginoon lang ang nakakaalam. So mga kapatid, ito yung sinabi ng salita ng Panginoon, hindi sa salita ko, salita ng Panginoon, na huwag natin pananatagihin ang galit sa ating puso. Iwaksi natin ito kasi pag ating tuloy-tuloy na binigyan ng pansin itong galit natin, kasama natin ang Diablo. Sabi nga, huwag mong bigyan ng pagkakataon ang Diablo sa buhay mo. So simple lang, yun ang sinabi ng Panginoon. Amen? So sabi nga dito, paano daw natin mapigil ang ating mga damdamin o makontrol ito? Sabi nga dito sa 2 Timothy 1:7, chapter 1, verse 7. Sabi nga dito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan. Kahinaan ng loob. Kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, pagtitigil sa sarili. Amen. Yun ang binigay sa atin ng Panginoon, pagtitigil sa sarili, pag-ibig, kahinahunan, at kapangyarihan. So may sagot ka agad kung paano natin mapigil o makontrol ang ating mga damdamin tuwing tayo nagagalit. Simple lang. Basahin natin, bulay-bulayin ang kanyang salita. Sabi nga, ang salita ng Panginoon ay mabisa. Ang talim, tagos sa kaibuturan ng ating kalamnan at buto. So simple lang, nandoon ang kasagutan kung paano natin makontrol o mapigil ang ating mga galit, damdamin. Amen po ba? Amen. So sabi na naman dito, paano daw natin ma-resolve o paano natin mapagtagumpayan? Paano natin ito maibaliwala, resolve, ma-resolve ba ang ating mga damdamin? Sabi dito sa Colossians chapter 3 verses 15 to 16. Sabi dito sa verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Ano sabi? Paghariin natin sa ating mga puso ang kapayapaan. Kapayapaan na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayo lagi. So, ibig sabihin, tinawag tayo sa isang katawan, wala ng rason para magalit tayo sa ating kapwa, sa ating kaibigan, kapitbahay, o sa kasambahay, pamilya natin, dahil tinawag tayo ng Panginoon na iisang katawan. Pinagkaisa tayo. Diba? So, diba sabi, kaya nga sa mga sa mga Kristiyano ang tawag, brother, sister. So, ibig sabihin, kapatid, diba? So, ang ibig sabihin nun, kaya tinatawag ka, brother, sister, kapatid mo sa Panginoon.
Diba? May kapatid tayo sa laman. Kapatid sa laman. Ito naman mga kapatid natin sa spiritual. Amen? Bakit tahimik yata? Amen? Amen. Huwag niyo akong tignan. Tignan ko natin ang salita ng Panginoon. Para namamangha kayo. Para namamangha kayo. Diba? O sige. So sabi nga, ito yung paraan upang mapagtagumpayan o maresolba. Mayroong kasagutan lagi upang maiwaksi o maiwasan natin ang ating mga damdamin. Nandiyan lagi ang kasagutan ng salita ng Panginoon na dapat lagi natin panghahawakan. At sabi niya nga sa verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa iyong puso. Amen. So sabi nga, iwasan natin kanina na magkagalit, magkaroon ng galit, poot. At sabi nga, isipin natin na tayo ay iisang katawan na ibinigay ni Kristo. At ang sabi, paghariin natin ang kapayapaan. At sabi nga, kailangan lubusang manatili sa ating puso ang salita ng Panginoon. Ang kanyang Word of God. Amen? Amen. Yun lang ang sinasabi ng Panginoon para ito masolve natin, maiwaksi natin, maiwasan natin ang mga damdamin natin. Okay. So sabi dito, dito ako magtatapos, sa Romans 12 verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama, at pakaibigin ang mabuti. Diba? Kasi minsan nagagalit ka dun sa tao, pero hindi yun siya eh. Yung kasalanan dun ka magalit. Yung tao na yan, ginamit lang ang masamang espiritu. Diba? So, anong gagawin natin? Anong susi natin? Pakaibigin natin. Imbis na kasuklaman natin, ipag-pray natin. Yun ang kautosan na sinabi ng Panginoon. Huwag natin hayaan na lumubog ang araw na hindi tayo nakahingi ng tawad. Yun lang ang susi. Yun lang. Amen po ba? Amen. So, ano na, 9:30 na. Okay, pwede po tayo tumayo lahat.